Sobrang blessed po ako. Maraming thank you kay Lord yung time na yun. Kaya ganun ako ka-emotional kung nakita niyo ako dun sa book. Oo. As in, kumbaga, nagpapasalamat talaga ako sa kanya. Di ko mapigilan yung luha ko, yung emotion na yun. Isang lumabas lang po talaga siya. Kaya, mahirap din po pigilan, baka mangyari siya. Oo. Eh, sobrang nanghihinayang din po ako kung bakit hindi ko nakuha yung gold kasi nanghihinayang ako para sa mga coaches ko talaga. Para sa mga coaches ko. Kung gusto kong i-alay sa kanila yung gold sana kay sa mga coaches ko, kay Coach Reynald Galindo, kay Coach Mitchell po, lalo na kay Coach Nolito, at saka sa best friend ko pong namatay. Oo nga. Yun din, naghalo-halo po yung nararamdaman ko, yung saya, yung bless. Tapos yun, yung ganun, yung hindi ko na maaalay sa kanila dito. Ala, Nessie, alam mo, wala kang dapat ipagpasensya, wala kang dapat ikahingi ng, alam mo, yan ang paumanhin kasi grabe yung karangalan na inuwi mo para sa bansa natin, silver medal, at yung makapasok ka dyan sa Olympics. Grabe, isang malaking karangalan para sa bansa natin. And nakita ko nga yung post mo doon, yung sa best friend mo, talagang nung nakita ko yun nung na iniwan niya na tayo dito, di ba? Nag-post ka pa noon eh, sobrang emotional ka. So, siya ba yung isa talaga sa mga naging inspiration mo para dito sa fight mo sa Tokyo Olympics? Yes po, siya po talaga. Yung pamilya ko, yung para sa bayan na laban, yung para sa mga Pilipino ko, lagi naman po yan, kasama po lagi yan. Pero iba po yung inspiration ko ngayon. Yun nga po, yung sa coaches ko, sa best friend ko na bago siya nawala, yun po yung gusto niya na makapasok ako dito sa Olympics. Hindi ako ng medal po. Yun po, yung gold yung gusto niya. Hindi ko nakuha. So, maintindihan niya naman po siguro. But, silver lang muna. Sa ngayon. Sa ngayon, Nesty. Sa ngayon, for sure. So, pagbalik mo sa Olympics, nasa'yo na yung gintong medalya. I-claim natin yan, Nesty.